Kung mabibigyan ka ng mas mahabang Christmas break, ano ang gagawin mo? Papakasaya po ako lahat para pagpasokan na, aral ulit. Tutulong po sa pamilya para po yung mabibenta po namin sa pagtitinda po ng mga almusal. Yun din po yung pangdaragdag namin pang kain po sa Noche Buena. Mag-spend po ako ng quality time kasama yung pamilya ko. Ang mga wish na yan pwedeng matupad ngayong Kapaskuhan. Nagdeklara kasi ng mas mahabang Christmas break ang Department of Education para sa mga kinder hanggang high school. Sa ilalim ng DepEd Order No. 49, imbis na December 22, December 15 na ang simula ng Christmas break ng mula kinder hanggang senior high school, partikular sa mga public school. Ang mga private school kasi na may sarili raw school calendar, pwedeng mas late pa rin ang simula ng bakasyon. Pagkatapos naman ng mga party sa bagong taon, balik eskwela agad ang mga estudyante sa January 2. We believe that our learners should have more time to spend with their family. Kung natuwa ang estudyante, natuwa rin ang mga guro. Napakahirap din naman kasi talaga sa totoo lang na malapit na ang Pasko pero nagkaklase pa. Gayunman, may mga nag-aalalang kulang na sila sa araw lalo't ilang beses din ang mga class suspension dahil sa iba't ibang dahilan. Okay sana, kaya lang nga, yung mga activities na madedelay dahil isang linggo halos yung makukuha doon para sa Christmas vacation ng bata. Tapos, sana mas maaga pang nasabi para nakapag-adjust naman kami. Sa Quezon City halimbawa, mula nang magpasok noong Hunyo, 18 beses suspended ang pasok, kadalasan nang dahil sa masamang panahon. Pero pagtitiyak ng DepEd, bagaman na paaga ng isang linggo ang Christmas break, pasok pa rin sa required na 200 hanggang 220 days ang school days. Maaari din naman daw magkaroon ng makeup classes basta't kokonsultahin ang mga magulang. Sabi pa ng ahensya, hindi rin maapektuhan ang schedule ng mga pagsusulit, recognition at graduation. Kaya sa April 5, 2019 pa rin ang huling araw ng school year. This was the option that would result in the least disruption. Victoria Tulad, GMA News.